What's up guys, yun, welcome back again sa ating channel mga kapanalo. Yun, with Queen Moto Vlogs here. So, ang vlog natin for today is itong ating stock na flasher. No? Install natin dito sa fender na to. No? So, kanina sinukot ko na siya, maganda siyang tignan. So, mas plan ko na lang na ito na install kaysa dito. So, ito guys, napaganda rin ito kasi marinis tignan, lalo sa Sniper 150, pabor to. So ito kasing sa 155, once na nagtanggal tayo ng fender, eh kasama na rin si signal light. Hindi tulad si Sniper 150 na pag nagtanggal tayo ng fender, eh may iwan pa rin yung signal light. Kaya maganda pa rin yung position sa Sniper 150, ano, compared dito sa 155. So ngayon, mas naplano ko na lang, na-install na lang natin itong stock pa rin. Tapos, itong binili kong to, siguro benta na lang natin to. Yan, mahal-mahal pa naman yan, dapat din ako nag-order. So, ganito yung discarte dyan, guys. So, pag ganito, naturo ko naman sa inyo kung paano karasin to. Ayan, nakaras ko na siya ngayon. So, ngayon naman, i-install natin to. So, bali yung tutorial na to is, tawag dito. Ang mangyayari is, ituturo ko sa inyo kung paano ilagay itong signal light na stock dito sa ganitong klase ng fender. No? So, gusto mo maghanap ng mga fender na ganito, nandun naman yung link sa ating vlog, no, kung paano natin nakuha yan. Then, kung gusto nyo talaga, hanapin nyo lang yung Shopee ni Pops Anthony. Yun yung pangalan sa Shopee. Ano? So, makikita nyo na yung fender na doon. So, technique dito guys is, ayan, kailangan nyo muna kumuha ng ball pen at saka isang karton, ano, okay? Ayan, tapos, kumuha kayo ng ball pen, syempre. Kuhain nyo yung pattern nyo guys, para makuha nyo yung akmang butas. Okay, ayan. Okay, so nakuha natin yung hulma. So, medyo matrabaho to, pero sundan nyo lang mabuti at ma-install nyo naman guys. Okay? Yung maganda sa fender nito guys is maliit siya, no? So mas malinis tignan sa madalit sabi. Okay, so ito na yung ating magiging pattern. So check nyo muna kung saan magiging mas maganda position ng ano, flasher. Okay, so tulad nito, yan. Yan yung magiging design nyo, okay? So medyo ibaba natin. So kung ganun, ito yung magiging pattern natin. Okay, yan. Tapos, kuha lang kayo ng isang pang medyo matalas-talas para mapattern natin ng maayos. Okay, so yan na. Magiging position ng ating tatabasin. Problema dito guys is medyo makapal, ano? So medyo mahirapan siguro tayo magbutas ito dahil may kakapalan nito, ano? So kaya tayo nagupit ng karton para may pattern tayo. Kung saan tayo mag uy, gumalaw, magtatabas, ano? Wait, gumalaw guys. Okay. So, yan. Meron na siyang pattern. Sundan na lang natin. So, dito sa gagawin natin na to is dapat matyaga kayo magbutas. Tapos, kailangan makuha nyo kung anong sukat dito sa kabila. Ganun din sa kabila, no? Okay, dito na tayo. I hope na makuha natin yung sukat dito. Same sa kabila, no? Okay, yan. Pattern. So, check natin mabuti kung balance. Saka natin siya bubutasin, no? Landa dito siya. Dito sa kabila is landa dito. So, I think naman pantay naman. Okay. So, yan. Meron na tayong pattern, ano? Well, let's G. Magbuwatabas na tayo, guys. So, gagamit tayo ng siguro mas maganda itong cutter. Pero ito, kuchilyo muna tayo, guys. Kapal nito. Solid. Yan. Tsagaan lang to guys kasi medyo may kakapalan siya, no. So, dapat matalas yung kutsilyo yung gagamitin. Alam niyo kung dito mas maganda kung meron kayong pang-port. Saglit lang to. Okay, time lapse na lang siguro tayo dito, no? Kasi medyo mahaba-haba to. Ang kapal, grabe. Ito ka sa mga gitna, yung pa-cross. Oo, tapos all the data. Ito tayo mo sabi-sabi, kalikaling pa to. Okay, so yun, pwede muna kayong mag-start sa gitna.
Yan, mas madali nga siya. Ayan. Ayan, nabutas na natin siya, guys. Tapos, ito na kayo sa side. Tapos yun ang susundan nyo. Ayan, malaki na natin butas na ito. Medyo na pala itong plastic na to. Makunat naman siya, pero hindi ganun kakunat. Kasi bumibitak eh. Medyo tiyagaan lang to. Kapal eh, no? Grabe. Pero pag nakabutas na sa gitna, dire-diretso na yan. Ayan. Ayun. So, yun yung pinaka-the best na paraan, ano? Kung tabas mo na kayo sa gitna, mahukay mo na kayo. Kunat. Okay. Guys, ito na yung ating natabas na natin. Hindi naman sobrang ganda ng pagkakatabas natin. Pero, hindi naman kasi halata yan eh. So, tatestingin natin ilagay itong isa. No? So, plano ko dito is palitan natin ng mga peanut bag. Kasi yung peanut bag niya is halogen pa. So, yun. Try natin ito muna sa tinabas ko. Yan, pangit na pagkatabas natin. Pero subukan na natin, guys, agad. Yun. So, ito na. Nagilagay na natin agad. Try pa lang, pero mukhang hindi ko natatanggalin. Tapos, may lock yan, ano. Huwag yung kakalimutan yun. Kung ano pa nang install dito, ganun din yung install dito, ano. Okay, so ito yung magsisilbing lock niya. So, stock na stock pa rin yung itsura. Ayan. Medyo tago na, hindi nakita dito sa ilalim. Ayan. Taas na lock. Okay. Ayan, nakalock siya yan. Matibay na rin. Alright, so nakabit natin yung isa. Ang ganda, oh. Ayan, simple lang. So, yung kabila naman, tatawasin natin. Sige, medyo makutkot lang kung paano tabasin, ha. Hindi siya biro. Tayo. So first, pag natabas kayo, ayan, dirahin nyo na agad sa gitna-gitna. Tapos palakayin nyo na yung butas. Ayan. So nakabit na natin yung kabaak success na. So ito na lang kabaak. Madali na to. So ganun lang. Ayan, gumamit lang tayo ng kutsilyo, no? So guys, ito na yung pangalawa nating nabutas, ano? Ayan. Hindi naman perfect, pero mas maganda naman dun sa kaya dun sa isa. Alright, so ilagay na natin to. Ayan, no? Ito na yung stock signal light natin, guys. Napakalupit. Gagawin natin maporma sa ating Sniper 155. So, no need na kayo bumili. Stock signal light lang gagamitin nyo. So, dapat malawak lang yung inyong idea. Para yun, no? Ganda. Alright. So, pare-pare sila, guys. Oh. Ayan. Diba? So, ibang fender pero nagamit natin yung ating signal light na stock. Alright, so ikabit natin lock ito. Kaya yun sa kabila. Sa ilalim. So, sinasabit lang yan. Yan, okay na. So yan guys, hindi na matatanggal yan. Tibay na yan. Okay. Yan. Kaya pala bumaba siya. Ganun kasi yung inyong style. Eh, parang hindi siya pantay, no? So, okay na rin. Parehas na alis, no? Yan, no? Ganda lang ating signal light. Para pumunta siya. Tapasin mo yung goma na. So, okay na. Pag ganyan lang ito kasi yung goma na magkano. Ayos na yan, no? Hindi naman nalata. Yun o, ganda ng ating signal light. Simple lang o. O, diba? Instant stop pa rin yung signal light natin. Yan o. Yan, tapos susuksok lang natin yung wire doon sa dati paglalagyan. Okay, so luluwagan natin yung mga bolts dito sa ilalim. Apat yan.
So yun, kailangan nyo lang tanggalin ulit to. Tapos, kung mapansin nyo dito sa mabibili yung aftermarket na fender, meron silang butas. So ipasok nyo lang dito yung stock na wire ng ating signal light. So dalawang piraso yan, ayan. Tapos, dalawa rin sa kabila. Bali, one set, dalawang piraso nga na yan. Tapos, susuksok lang natin to dun sa dito. Okay? Susuksok ka lang. Yan. Pwede na natin tanggalin yung ano, nilagay natin yung motor na yun. Ano? Kasi may takit naman talaga total ito. So, siguro may makapasok konting lupa dito. Eh, hindi naman ganun karami kasi maliit lang yung butas. So, maganda rin itong aftermarket na fender. So, okay, yun. Doon na siya. Kasi may butas na konto. Mag-start na pumapak ng dumi. Pag maulan. Siguro, ano, lagay nyo lang dito guys ng ano, tawag dito. Glue gun ba yun? Para yung stick glue para i-glue, ayan, stick glue na lang siya dun siguro guys para hindi na pumasok yung mga lupa-lupa dun. So pagkatapos nyo mailagay yan, ilagay nyo, balik nyo na ulit yung mga nut natin. No? So apat na piraso yan. Balik ko na yung isa. So dami-dami. Kaya na ng bolts natin. GR5, apat na piraso. Yan, bagong kabit lang yung ating swing arm. Ang maganda dito sa ginamit natin stock na signal light, turn signal light is malakas pa rin siya eh. Tapos normal pa din yung bleed niya. Nunod kayo magpalit ng relay dito. So halimbawa nagpalit kayo ng lead na ano, peanut bulb, dyan lang kayo magpapalit ng relay. Ano. So yung relay na to is compatible pa kasi stock pa rin naman talaga totally. Saka ang ganda, hindi yung stigman. Ano kayo makikita ang kalit dyan. Okay, yun. So isasaksak mo naman natin. So naka-center naman yung ating topologo sa gulong. Ayan, minista ka naman natin natin. So ngayon naman is, on natin si motor. Yung pinakang switch para magsaksak tayo ng mga ilaw. Ano? So kung magtatanong naman kayo kung bakit walang brake light, kung magtatanong naman kayo kung bakit wala siyang brake light, so follow up na lang natin guys, nakaready naman ito sa akit na to. Madali na maglagay nun. Subok natin to. So madali lang dito guys. Okay, mali siya. Dito sa kabila, nakapalit sila. Okay, so nagkamali tayo. Nang saksak. Okay. So ito na yun. Sure ball na tayo. Siyempre yung maiksi, sa maiksi dito at yung mahaba, sa mahaba dito. Okay? Alright, so normal bink. Okay, sa makabila. So masaya. So maiksi. So maiksi. Kasi yung wire, di natin makita yung kulay. Dahil itim sila lahat. Okay. Ito ang daan ng tuloy. Pero pinandaan ko naman. Okay. Left side. Right side. Okay. Hazard. Alright. Ang lakas ng ating signal light. Normal na normal pa rin yung position. Ano? Okay. Malinis tignan. Simple lang. Yan. Ang ganda. So yun. Light natin ito. Make sure na walang lalapat na positive wire dun sa bakal, okay? Para hindi tayo magkaroon ng tinatawag na shortage. Tapos kung may ilalagay man kayo, ingatan nyo na lang siya na tawag dito. Maipit yung wire, ano? Example, nag-ipit kayo yung tornillo. Baka maipit. Positive pa yung maipit nyo. Mag-check engine yung motor nyo. So, mapuputol yung fuse. Ayan, tapos balik na lang natin to ulit. Mga magpapagawa dyan, baka gusto nyo magpa-schedule, mag-message lang po kayo sa aking account, ang Arvin Villarreal. Ang cover photo natin is yung Win Moto Black. Okay? So, parang apaw-apaw. What happened? So, sa fuse box ay may dalawang reserva at may dalawang nakasalang na kabel. Ano ba ito? Medyo parang nangyari? Battery. May nakakalso. May nakakalso sa battery. Yung battery niya ay tumaas. Wala sa original, yun. Wala sa original position kanina. Ito yung purpose ng goma na to, ha. Para yung battery niya hindi kakalog-kalog. Maraming nagtatanong po, para saan daw yun. Yun po yung pinaka
ano ng battery na to? tawag ito? Lock. Para hindi siya kumikibo-kibo. Okay? So, yun yung purpose na. So, break natin ito ulit, Philip. So, parang walang nangyari, ano? So, stay stock pa rin. Ang ating tsura ng motor. At saka, maganda kung meron tayo signal, siyempre. Sana naman, hindi magalit sa atin yung sumusunod sa atin. No? Baka mamaya kasi nag-turn kayo, tapos hindi naman kayo naka-signal light. So, gamitin po natin ng tama yung ating signal light. Para naman sa at kaligtasan natin at saka nung nasa ating nasa likuran, ano, no? Para hindi na hindi tayo masagi, ano. Yun, no? Tapos na. Okay? So, yun na yung ating signal. Simple lang, pero wow. No? Maganda na kung nasiktos ng konti, eh. So, hindi natin matatikos, eh. So, tingnan natin kung paano natin may atagin. Tabasin mo. Tinabas mo kasi ito, gagalaw pa yun. Eh. Ah, okay, dito. Ano mo siya ng special? Okay. Sige. Dikit kasi ito masyado. Kung buhat yung tulog na po. Oo nga pala, kasi nga pala pagdating. So, kung hindi naman natin masyadong isipin, no? Kung mas maganda kung patas ang konti. Okay. Oh, ayan, naka-assert yan, guys. Tayin natin. Okay, left side. Right side. Okay, gumagana lahat. And then, assert, syempre. Yun, no? Ang ganda, oh. Simple lang. Pero, malinis tignan, ano? Nalakihan kasi ako dyan, kaya ayoko sana install yan. Pero, ayun, eh. Mas magandang tignan, eh. Ito sana yung kakabit natin. Mahal pa naman ito, 300 plus. So may kasama siya, spacer yun. Available po ito sa akin, sa mga maghahanap na yung mga taga dito lang. Yan, pwede nyo bilhin sa akin itong signal light na to. Okay, so dalawa na yan eh. Naibigay ko na sa customer yung isa. Nakuha na. So yun guys, sana may natutunan kayo dito sa ating vlog for today. Sa pag-install ng ating turn signal light na stock. Yun, shoutout sa inyo lahat at ingat tayo palagi. Bye!